Panoorin nyo ha, tingnan nyo ha. Talagang binanatan si Pangulong Duterte. Sabi ko, anak... Ako akong babanat sa'yo. Antay ka ha. Grabe, napakahambog mong mayor ka. Mayor ka pa lang, napakahambog mo na. Paano pa pagka naging presidente ka? Siguradong apaka mo na kaming lahat. Napakahambog mo talaga, oh. Dati, grabe ka makasipsip kay Duterte. Ngayon, nakala mo kung sino ka magsalita. Ano ka talaga, eh. Ito, sige, panoorin natin. Dinumog din kanina ang bakunahan sa SM San Lazaro sa Maynila. Sa dami ng dumagsad, nahirapan ang mga otoridad na kontrolin ang pila kaya itinigil na lang ang pagbabakuna. Nasa frontline ng balitang yan si Romel Lopez. Hating gabi pa lang, jam-pack na ang pila ng mga magpapabakuna sa SM San Lazaro sa Maynila. Lalo pang dumami ang mga tao pagdating ng alas 2 na madaling araw. Oh. Alas 3, umabot na sa kalsada hanggang sa overpass ang pila. Oh, tingnan mo ano yan! Tingnan mo ha! Tapos isisisi niya pa ngayon sa iba! Yung kapalpakan dyan sa Maynila, sisisi mo ngayon kay... Hindi kasi feeling nito talaga, baka ano eh. Alam mo, ang problema ko talaga dito kay Isko, ha? Ito problema sa'yo Isko, makinig ka ng mabuti sa akin. Ha? Ikaw yung taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Yan ang problema sa'yo. Grace Gayo, maraming salamat. Sa totoo lang, ikaw yung taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayan oh, sabit-sabit eh. Tapos ngayon isisisi mo kanino. Ito ha, tingnan nyo kung kanino niya sinisisi. Bago mag-alas 3:30, nag-anunsyo na ang Manila Regional Special Operations Group na wala ng bakunahan. Hindi na raw nila kaya kontrolin ang sitwasyon matapos dumagsa sa SM San Lazaro ang ibang gustong magpabakuna. Cancel na po sila kaya yung mga tao na nakapila doon, pumunta po dito, dumagsa. Sino rin sabi na cancel na po? Dali po sa, ano po, sa head namin po. Kasi actually, hindi pa po kami nagpapapila po. Wala pa po, dapat 4 a.m. pa po ang pila namin. Kaya alam po, may lumulusot po doon at sarili po ilang pila yon. Wala pa po kami inalaw na magpila. Pero kahit nang liwanag na, di natinag at matyaga pa rin naghintay ang mga tao. Gaya ni Aling Lenny, na alas 9 pa raw kagabi nang pumila. Pumagantay pa rin po kami. Kasi yun po yung post ni Mayor Isko na meron po dito. Kaya... Post ni Isko! Kaninong post yun? Di ba kay Isko? Tapos isisisi mo sa iba? Jay Carsobal, salamat! Ngayon po namin yung announcement mismo ni Mayor Isko kung talaga pong cancel po dito. Tsaka po kami magsisiuwi. Si Manila Mayor Isko Moreno tila nagpatutsada. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit nagkumahog na magpabakuna ngayon ng mga tao. Talagang gustong-gusto na ng tao ng bakuna. Pangalawa, I think nalito sila sa pronouncement. Natakot sila sa pronouncement ng ilang tao. Hindi namin kayo palalabasin pag hindi kayo binakunahan, hindi kayo bibigyan ng ayuda pag hindi kayo bakunahan. Oh, sino nagsabi nun? Bakit di mo diretsuin? Di ba kasi parang pinariringgan mo si Pangulong Duterte? Na hindi namin kayo palalabasin, sino ba nagsabi niyan? Di ba si Pangulong Duterte? Bakit wala kang yagbol sabihin yung pangalan niya? Diretsuin mo, wala ka palang yagbols eh, puro ka parinig eh. Ang yabang mo, puro ka parinig. Kung talaga may yagbols ka, diretsuin mo yung pangalan ni Pangulong Duterte. Sabihin mo, eto kasing pangulo natin eh. In-announce na wag lalabas pag walang bakuna eh. O ba't di mo kaya sabihin yun? Puro ka parinig. Yabang eh. Ang hirap sa'yo, puro katapang-tapangan ka dyan. Tapos, hindi mo naman na kayang diretsuin. Anak ng... At saka sandali, walang sinabi si Pangulong Duterte na walang ayuda. Dinagdagan mo eh. Ang sabi lang ni Pangulong Duterte, huwag lang lumabas pag walang bakuna. Dinagdagan mo ng ano eh, pag walang ayuda, walang ayuda pag walang bakuna eh. Jane Labide, salamat po. Pangalawa, I think nalito sila sa pronouncement
Nino, 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 ba't di mo banggitin? Natakot sila. Nano, sa nano! Pronouncement ng ilang tao. Ilang tao lang, hindi mo mabanggit pangalan. Bakit? Wala kaya at balls eh. Hindi namin kayo palalabasin pag hindi kayo binakunahan, hindi kayo bibigyan ng ayuda. Oo, tinan mo, dinagdagan mo, ayuda. Pag hindi kayo bakunahan, I think that confuses our people. Ako, feeling ko lang ha, ang daming nalilitong mamamayan. Oh, bakit? Ang daming natatakot na mamamayan. Kasi himbis na bigyan ng inspirasyon, tinatakot pa. Hindi siya ganun! Yan ang hirap sa'yo eh. Yan ang hirap sa'yo. Oh. Bakit? Alam nyo kung bakit? Sa totoo lang, effective ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ang problema, yung lugar nyo hindi ready. Ano problema noon? Ayaw magpabakuna ng mga Pilipino. Ngayon, gusto na. Ano problema? Kayo hindi ready. Tapos isisisi mo ngayon kay Duterte? Ginawa na nga ni Duterte yung mga anong ganyan tao na magpabakuna eh. Diba? Baka pala eh. Alam mo, si Pangulong Duterte, hindi yan yung nagpapakyut na, eh, wala magbakuna na kayo. Pag hindi kayo nabakunahan, wala kayong ganyan, ganyan. Alam mo, mga Pilipino, hindi nadadaan sa ganyan yan. Yung pakiusapan, pakiusap, magbakuna na kayo para kayo maging healthy. Magbakuna na kayo. Ang totoo, alam ni Pangulong Duterte, ano, tapang, oh, sige, ano, pabakuna kayo, huwag kayo lumabas kung ayaw nyo magbabakuna. Oh, tingnan nyo, nagpabakuna lahat, oh. Diba, oh? Pero ang problema, kayong mga mayor, hindi kayo ready. Oh. Ang problema, hindi kayo ready, tas isisisi nyo dun sa taong nagsabing magpabakuna sila. Oh, ganun lang kasimple yun, eh. Oh, isko talaga, oh. Isipin mo, eto, patanungin kita, Isko. Bakit sa inyo lang ganyan? At saka itong ilang nga, Antipolo, Las Piñas. Bakit yung ibang city hindi ganyan? Oh. Eh, ang announcement naman ni Pangulong Duterte, nationwide. Oh. Nationwide yon. Kung sa tingin mo, naniwala sila kay Pangulong Duterte doon sa pananakot na sinasabi mo, o dapat sana nationwide nagkagulo. O eh, bakit piling lugar lang? Yung mga sablay lang na lugar na tulad ng lugar mo. Isipin nyo mabuti yun, ha? Nationwide ang announcement ni Pangulong Duterte. Bakit sa inyo lang magulo at sa ibang mga lugar? Dun sa ibang mga city maayos. Bakit? Di mo natanong sa sarili mo yon? Kasi may problema sa sistema ninyo. Yun ang totoo dyan. Bakit yung iba? Makati, maayos naman, oh. Pasig, maayos naman, oh. Taguig, maayos naman. Oh. Ang hirap sa'yo eh. Turo ka sisi sa ibang tao. Turo ka ng turo. Tandaan mo, Isko, yan, pag nagtuturo ka, yung apat mong daliri na pupunta sa iba-iba yan, sa'yo din minsan. Alam mo, ito ah, sa totoo lang ah, iyan ang isang karakteristik ng isang taong walang leadership. Ano yun? Pag nagka-problema, hindi kayang saluhin yung problema. Anong gagawin? Magtuturo ng ibang tao. Maninisi ng ibang tao. Ang tunay na leader, hindi yan maghahanap ng sino ba mali, sino ano, sino, bakit may problema. Hindi ganun. Ang tunay na leader, pag nakita niya may problema, aakuhin niya, tapos susolusyonan niya. Hindi yung magbagsisisi lang ng sisi ng ibang tao. Kaya nagkakalituan, kaya natataranta ang tao. Gusto rin naman daw niyang tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa lungsod pero problema pa rin ang supply. Ngayong araw nga, 6 na vaccination site lang ang bukas kumpara sa dating 26. Binigay sa akin, bayad lang yun sa utang nila. Kasi may utang sila sa amin eh, sa second dose. Yung binakuna kanina, ano yun, piga, yun yung latak ba? Tingnan mo, pati dun sa... hindi, eto... Kayo mga vlogger ni Isko, makinig kayo sa akin na ipagtatanggol nyo na naman yan. Hindi nyo ba nakikita? Yung mayor ninyo, palusot ng palusot ng palusot. Pati problema, alam, siya lang ba yung nagkukulang ang bakuna?
halos lahat ng city ng buong Pilipinas nagkukulang ng bakuna. Bakit? Kulang kasi talaga. Eh bakit sila ang hilig manisi? Kulang kasi sa amin. Hindi, kulang eh. Oh. Gusto nyo yung ganyang klaseng pangulo? Pag may problema, hindi, sisihin na lang natin yung iba. Pag may pa, hindi, basta manisi na lang tayo ng iba. Gusto nyo ganun? Yes, kaya makikita. Ang alam kong ganyan mahilig manisi, alam mo kasi no? Eh, alam mo kasi no? Yung bata ni Renato Reyes, ang hilig manisi niyan, hindi marunong tumingin sa sarili. Sisisihin lang lahat. Oh, makakaliwang style na ganyan, yung manisi ng manisi. Oh, kailan kayo nakakita doon sa makakaliwang grupo na sinisi nila sarili nila? Oh, lahat doon sinisi, lahat ng presidente sinisi. Lahat ng congressman sinisi, lahat ng senador sinisi, sila lang ang tama. Diba style nila yan? Oh. Bakit ganyan din ang style mo unless friendship kayo? Friendship ba kayo? Hindi, baka kasi friendship kayo eh. Kaya ganyan din ang style mo. Si Oka Malapitan, narinig ka kagabi kaya hindi na sumabit ngayon. Ay, numero, konti lang. Mga 10,000 lang. Mahirit din siya sa muling pagdedeklara ng enhanced community quarantine sa Metro Manila. O, pati ECQ ha, tingnan mo ha, tingnan mo, may parinig siya pati sa ECQ. Repeat performance na lang to. Praktisado na kayo dito, na ECQ na kayo. Hindi pa ba kayo nadadala? O, nakakatawa dun. Ginagawa mong biro ito? Ha? Eh, yung iba mga lugar nga, ganito rin eh. Ba't mo ginagawang biro ito? Nakakatawa? Ano nakakatawa sa ECQ uli? Ano nakakatawa doon? Balik na lang tayo sa ECQ. Di ba? Barbecue. Ang bundo, yung corny mo, wag mo na ulitin yan. Atom Q, ginamit na nata, banana Q. O ESQ na lang wala. ESQ na lang. Ako, meron akong alam na Q. Ano? Pak. Wag na natin ituloy. Abis.